Bakit ka nagkaganyan? Sabi ni nanay, mother of tatay. Sinasaktan ako dahil mahal niya ako. Sabi nga nila, isip inay. Numulog ako sa sahig, pinapasok ng sigrelyo, nilalating ko. Pati nga si nanay, nagpakamatay dahil sa kahubog ni tatay. Pagkatapos nun, ano ba ang nangyari sa'yo? Ah! Galito akong sudyante. Matalino. The field of physics that studies the building blocks and the reaction of atomic nuclei. The most commonly known application of nuclear physics are nuclear power and nuclear weapons. But research has provided wide applications including those in medicine, materials engineering, and archaeology. Kung ano, pare ah! Ah, wala, nabasa ko lang. May pare ito yun. Marco, saan ka pumunta? Hindi ba nakita dito ako? Wala kang pakialam! Yung ulit sa live! Putik! Ano nangyari ko, Andrew? Ha? Thank you.
pinatay mo yung tatay mo. Tsaka sinunod mo yung bahay niyo. Oo. Napagkalaban ko rin, may sakit lang sa utak. Kaya pala madala akong magalit. Ilan ba lahat yung napatay mo? Iwan. Hindi ko na maalala. Dapat ako kanina yun. Inalit nila ako eh. Marco Lopez, isang suspect sa pagpatay. Marami na itong biktima. Marami na siyang pinatay. Saan ko matapos ng tangkong siya? Ibibigay ko na lang sa iyo ang profile ng taong ito mamaya. Ipan! 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 O Marco! Ipan! Ipan mo ko! Inala ko ng polis! Pare, tulungan mo ako. Pare, pwede dito, pero kailangan umalisa. Okay lang yun. Kailangan umalisa. Hindi ka pwede makakala dito. Okay lang yun. Pare, pakunta na lang. Hello, mental hospital. Marco ay may impulsive control disorder.
Ito ay isang psychiatric disorder kung saan may tendency na maging violente ang pasyente sa kanyang sarili at sa ibang tao. Tinatawag din itong intermittent explosive disorder, yung mainitin ng ulo. Kaya nga, ang daming napatay ni Marco, di ba, dahil sa sobrang init sa galit niya sa mga tao. Pwede rin magkaroon ng kleptomania o yung pagnanakaw, yung kahit anong gustong, anong nagustuhan niya, nanakawin niya. Meron din tayong tinatawag na pathological gambling, pyromania o yung naaalin siya sa apoy, kaya nga lahat ng biktima niya may mga trace kung saan sinusunog niya ang mga bahay. At meron din siyang three-body focus repetitive or compulsive behaviors of trichotillomania, a compulsion to one's, to pull one's hair. Kaya isa sa mga symptoms na nakita ko kay Marco ay ang kadalasan niyang paghila sa kanyang buhok. Meron din siyang isang tendency na dermatillomania kung saan pinipik niya ang kanyang skin. Binabalatan niya ang kanyang sarili. In this case, tatlo lang ang dominant na na psychological disorder na nakita ko sa ating pasyente. Ano ba ang pwede natin gawin sa treatment sa pasyente, Doc? Madali lang, we can help the patient through both cognitive behavioral therapy and psychotropic medication regimen. Ang therapy kasi aids in helping the patient na ma-recognize niya ang mga impulses in hopes of achieving a level of awareness and control of the outburst. Kasama na dyan ang treatment of emotional stress na meron tatlong episodes. Pwede na rin natin siyang painumin ng mga gamot na magpapainom sa kanyang brain function gaya ng tinuro ko sa kanya kanina kung saan napakalma natin siya. Makaka-repel din ito ng mga imbalances sa kanyang brain. At ang pinaka-importante ay ang pag-iintindi ng pasyente at family care and guidance. Mas mapapadali sana ang pagaling ng pasyente kung kasama niya ang kanyang pamilya. May pamilya pa ba yan si Marco? Alam ko, pinatay niya lahat. Wala na. The best thing that we can do now is alagaan natin si Marco at ibigay natin sa kanya ang care at guidance na nararapat para sa kanya. Okay. Eh si Detective King, anong nangyari? Si Detective King? Ayun, umuwi na sa kanila. Tapos sa trabaho niya eh. Magaling na ako. Teka, kayong dalawa, di ba pinatay ko na kayo? Halika kayo, sabay kayo sa akin. Yan. Ito si Mr. King. Ha? Ayos tayo. Smile, tears run down my face.